Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ngayon ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Ito, mga kaaldab, mainit-init talaga. Kumbaga, depende na lang po sa opinion po ninyo sa mga nagkukomento patungkol nga po sa magiging celebration o ng birthday celebration ni Mengay. Medyo hindi po talaga maganda at kaaya-aya yung mga naririnig natin. Normal lang yan kasi birthday nga po ni Mengay. Alam nyo naman po na babha na mga birthday cakes, di po ba? Na ganyan naman po yung nangyayari din kahit naman po kay Richard Fulkerson. Yung nasa Itbulaga pa po siya. Di po ba? Kaya lang syempre, wala na po siya sa Itbulaga. Nakakalungkot lang po, di po ba, na hindi na natin napagse-celebrate, hindi na po tayo nakapagpapadala ng mga cake sa Itbulaga, mga kaaldab, kapag birthday ng aldab. Pero gaya ng sinabi ko, eto, nararamdaman din ito ng Itbulaga. Ano man po yung sabihin nila, alam nila at ramdam nila na ang laki po ng kawalan ng aldab sa Itbulaga. Real talk to, mga kaaldab, hindi po sila o hindi po nila kaya na wala po talaga yung aldab. Real talk to, mga kaaldab. Base po ito sa mga nakakuha nating impormasyon. Base po ito sa mga nakakalap nating impormasyon. Ako, kung ano lang yung latest, ano lang yung trending, yun lang naman po yung ibabalita natin. Di po ba? Kaya nga po maraming nalulungkot. Mr. Destiny, alam mo ba na nagpadala kami ng cake nung nakaraang taon pero hindi ito tinanggap ng Itbulaga dahil aldab nga po raw. Nakakalungkot dahil natunaw lang po yung cake. Totoo po yan, real talk to, mga kaaldab. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo pong magpadala sa APT ng cake para kay Mengay, huwag nyo na po ilalagay yung aldab dahil kumbaga masasaktan lang po kayo kasi yung effort po ninyo eh hindi po pinagbigyan. May Mendoza na lang po, mga kaaldab, para kumbaga matanggap po at talagang tuluyan na kumbaga maibigay nyo yung gusto ninyong ibigay kay Main Fulkerson. Di po ba, kahit ang kinin po yan ng Main Fanatics, okay lang. Kahit sabihin po nila lahat ng nagpadala Main Fanatics, kumbaga normal lang po yan. Huwag na po kayong mapagpapadala. Normal lang po na magkaroon ng mga video message, etc. sa birthday celebration ni Mengay. Pero ang pinaka maingay nga po rito, etong magse-celebrate nga po raw sa ibang bansa ang real life couple. Yan po ay maingay na maingay pong tinatalaka. Hindi natin alam kung umalis na nga po ba sila, kung wala na nga, kung papa. Ibig kong sabihin, etong celebration po siguro nag-advance na, di po ba, hindi natin alam, mga kaaldab, na sila Mengay at Tisoy umalis na at lumipad na nga po papuntang ibang bansa para mag-celebrate ng kanilang birthday o ng birthday ni Mengay. Ito'y base lang naman po sa mga nagko-komento. Base lang po ito sa mga nakakalap nating impormasyon dahil kapansin-pansin na wala nga po talagang ka-update si Richard Fulkerson. Although nagpost siya sa kanyang Instagram account. O baka sabihin nyo, hindi ka updated, Mr. Destiny, baka nakalimutan mo, nagpost si Alden Richard sa Instagram. Okay lang po yan. Basta sa mga ganyang bagay pagpo-post, pagpaparamdam lang po yan ni Alden na aalis siya. Di po ba? Ito po yung isa sa napakaganda na hindi po katulad ng dati na sobrang busy siya, maya't taping, rehearsal ng All Out Sunday. Di po ba? Yan po yung isa sa medyo nakakadismaya na puro trabaho na lang. At least ngayon alam nyo, di po ba, na talagang wala na nga po at tapos na ang kontrata ni Richard Fulkerson sa GMA Network dahil hindi na siya inuobliga na makapunta sa All Out Sunday. Hindi na siya kumbaga napupersa, although maraming artista din dinidikit sa kanya. Okay lang dun si Alden. Ang importante lang naman po daw kay Alden, eto na, kumbaga print na talaga siya. Ibig sabihin, lahat nagagawa niya na. At yung pagpo-produce nga po, yun ang isa sa tinitignan niya kung aayon nga po ba o hindi. Napakaraming project po na nakalaan ngayon kay Alden Richards na hindi niya nga po talaga pinagtutuunan pansin. Kaya wag po kayong maniniwala na tatanggap po ng project kayong taon
etong si Richard Polkerson. Ibig ko sabihin project yung teleserye, di po ba, mga show. Real talk to, mga kaaldab, wala pa po. Maaari pagpuproduce kasi yan po yung isa sa, kumbaga, gustong mangyari at gustong gawin ni Richard Polkerson. Pero yung teleserye, malabo yan. Huwag po kayong maniniwala. Although ginagamit lang po si Alden. Normal lang po yan. Ito nga yung lagi ko sinasabi sa inyo na may mga bagay-bagay po na ginagawa nila yan para umangat, para sumikat. Basta sa akin lang, mga kaaldab, eh kung ano yung umaayon, dun lang po tayo. Hindi po ba? Normal lang po na gamitin ng gamitin si Alden. At balikan natin itong kaganapan po kay Mengay sa 8 Bulaga. Yung pagbibigay ng celebration. Nakakagulantang, di po ba? Nakakabigla dahil ang aga ng anunsyo. Ano kayang ibig sabihin nila? Para makapaghanda? Para matuwa naman po ang mga main fanatics dahil nga po sa lumalabas ng issue? Kung kailan po pumutok ang issue na kung saan hindi na regular si Mengay, saka naman po ito sumabog. O, ibig sabihin, ramdam po nila, alam po nila yung mga kaganapan. Ito yung sinasabi ng iba. Mr. Destin, hindi naman nagbabasa ng mga comment ang 8 Bulaga. Mali po kayo, nagbabasa din po yan. Kaya lang, depende lang po kung kailan po sila sasagot. Depende po kung ano po yung isasagot nila. Di po ba? Kasi marami po nagre-react, hindi naman po nila masagot dahil kumbaga tama naman po yung iba na hindi lang naman po si Mengay yung binabawasan ng oras, binabawasan ng araw. Yung ibang legit dabber cuts din, mga kaaldab. Kaya nga po siguro ganito yung ginawa nila para mabaling yung attention sa birthday celebration ni Mengay. Ibig kong sabihin, para makapaghanda, para kung gusto mong makapagka magbigay ng regalo, eh magagawa mo na habang maaga pa. Parang yun po yung pinupunto nila. Magaling po talagang taktika yan. Matalino naman po talagang 8 Bulaga eh. Hindi naman po tatagal yan ng ganyan. Ang problema lang yung pride. Yung pride ng 8 Bulaga na hanggang ngayon, eh kumbaga kinakain po nila. O pinaninindigan po nila. Sabi ko nga, kainin na lang nila muna yung pride eh. Para rin naman po ito sa kapakanan ng 8 Bulaga. Pero tignan na lang po natin kung ano po ba yung mangyayari. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok na lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest po nating video na ilalabas. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.